Ate, baba na kayo. Magmimisa na kayo. Ate, yan yun. Ay, ka na. Ay, imbitahan na. Ay, yan si Jesus ang nag-aimbita sa iyo. Mamaya nang ginapon, dadami yung customer mo sa sampagkita pag naka-atin ka ng master. Mas muna. Mas muna tayo. Okay. Hello, my friends. Tayo mo ngayon ang ganito ng umisan para po sa bahagi. Alam niyo, kung isa may nagtatanong ay kung bakit daw hindi tayo nagmimisa rito, wala namang nasimba. So, kaya ganun na lang ang gagawin natin. Kung kaya na lang kayo magre-request. Tsaka na lang tayo pupunta rito. Pero ito po, ang banal na pagdiriwang ng misa ngayon ay para po sa pagsimula ng feeding program ng parokya. So, ilihin natin sa pong may kapal, yung tulong para tayo ay maging malusog sa katawan at espiritu upang tayo ay higit na maging maligaya sa buhay natin sa daigdig na ito. Sa pamagitan ng panimulang awit. Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang ng misa na ito, no, ay dinudulog natin sa harapan ng buong may kapal upang tayo ay gabayan kasama ng ating panalangin, kasama ng mga bata, no, kayo mga bata, na tayo maging malusog kasama po ng mga naglilingkod sa simbahan, sa inyong mga coordinators na tulong-tulong na gambanan para po maging maayos ang ating pamumuhay, hindi lamang po sa pamamagitan ng panalangin, pero tayo po'y palagi nagsisimula sa panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga intensyon, lalong-lalo na po, no? Bilang bahagi po ng pagtugon natin para mabawasan natin ang mga payat at mga pansot, no? Kulang sa timbang at kulang sa taas. No? Ito yung pasyan po kasi ng tinatawag nating malnourishment. Kapag ang bata ay kulang sa taas at timbang. Ipanalangin din natin, no, ang ating pagkilos upang hindi tayo makatugon sa panawagan ng buong may kapal, lalong-lalo sa ating pakipagpunayan sa ating Diyos.
At upang maging karapat-dapat tayong gawin ang pagsisihan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumago nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa tulong ni San Benito. Tumarag po kayo sa akin mga bata. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Taming pag-ibig sa iyo ang aming nawang mapahalagahan para taluntunin namin maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo kayo. Sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libing ang iyon, nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan, binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon ko rin ililibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalugutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-aalala na ang mga kapatid ni Jose, sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpastugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagpili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa
nawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhin kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos na ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at sumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy na naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manasses. Ang mga ito ay kinalumpa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, pinagbili niya sa kanyang anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo nilingap na ng Diyos at inialis na sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Dapat na ang Diyos, ito ang Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangang-hangang mong gawa niya'y dapat na isalaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa buong, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ito'y ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong ang sakpon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tumayo na po ang lahat. Ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit sa kanyang guru at walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guru at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang alimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad,
o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ipinulong sa inyo ay inyong pagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang bumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa alip ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawang isang pera? Gayunman kahit isa sa kanila, hindi mahuhulog sa lupa. Kung hindi kalooban ng inyong ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang dumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang nagtatuwa sa akin sa harapan ng mga ito ay tatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo kayo, yung may upuan. So, sumayin niyo ang Panginoon. So, tayo po ay bahagi ng ating pagkilos na iniiling natin sa harapan ng Diyos. Ano? Kasi anong sabi ni Jesus, ano? Katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. No? Hindi lamang ang nakapapatay ng katawan ang katakutan, kunit ang pumapatay sa kaluluwa. No? So yung ating trabaho, no? Ay ang ating trabaho na nagnanais natin na tayo, no? Ay maligtas sa impyerno. No? Na tayo magkaroon ng maayos na katawan at maayos na kaluluwa. No? Ang buo nating pagkatao. No? Kasi hindi lang naman tayo kaluluwa. No? Hindi rin naman tayo puro katawan. No? Tayo ay may katawan at may kaluluwa. No? Kaya napakalaga. No? Sabi ni Pa'yong Father, eh, kayo naman yung pangkaluluwa. No? Eh bakit magpipiling program tayo? No? Eh sabi nga ni Jesus, ay para sa ikabubuhay, ikabubuti ng katawan at kaluluwa. Ayaw natin na tayo ay mapapunta sa impyerno na ikamamatay ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Kaya bahagi po ng ating pagkilos para po sa pagkakataon na ito, puntusin po din pangalawa na. At tayo po naman ay natutuwa at tayo ay hindi na katulad ng nakaraang napakarami natin. Nung una ko kasi ay 76, yung ating mga malnourished children. Ngayon ay 45 na lamang. So maaaring may nadagdag, may nabawas, pero sigurado nabawasan. Kasi hindi na ako 76. Kuntusin nga ako, marami yung ating sinabit ngayon. Ang sinabit natin ngayon ng mga pangalan ay 178 na pangalan. No? Ang malnourished lang po ay 45. No? So, nandito mo baga mga taga sa Maniego? Nandito ba mga sa Maniego, mga bata? Nandito ba? Wala. Mga bata, mga sa Maniego? Nandito ba? Asa? Nandito ba, sister? Asa yung taga sa Maniego? Tapos ang kamay, taga sa Maniego? Asa? Saan mo sa loob? Ito, makita. Taga sa Maniego. Makita natin itong mga taga... Ayun, mga taga... Taga Hillside. Narito ba ang mga taga Hillside? Ayun, ang mga taga Hillside, no? Sa Maniego, yan mga taga-Hillside, ilan na nandiyan? Apat lang. Sino ba yan? Si Absalon? Sino si Absalon Janel? Nandiyan ba si Absalon Janel? Nasaan si Absalon Janel? Nandiyan ba? Wala. Huwag kayong mahiya. Gusto ko lang kayong makita. Nasaan si Absalon Janel? Wala. Tapos ang kamay kapag narito, ha? Si Absalon May. Nandiyan ba si Absalon May?
Wala, ayun, si Absalon May. Si Janelle, nandiyan? Yun, si Janelle. Si Absalon Rina. Yun, no? Si Absalon Risa. Yun, magkakapatid ba kayo? Ha? Magkakapatid. Si Abela Brian. Wala. So wala na yung iba, itong apat lang narito. No, ito kasi ay narito, no? Si Absalon Janel, nasaan si Absalon Janel? Nakita natin. Ayun, si Absalon Janel yun ay severely underweight, no? Yung 318 lamang, no? So ito po ay ilan lamang, no? At tayo pinatutuwa at kahit na malayo yan, no? Inigaling pa mo sa Manyego, no? Ay pumunta rito para tayo ay makapagdiwang ng misa, no? Makiisa. Sa Hillside, nasa ang mga taga Hillside, ayan ang mga taga Hillside, si Altea May Sagon, wala, yun si Verdi underweight, si Carl Estojero, yan, underweight, Carlito the Third Estojero, yan, thin ka lang, no? Si Gerald De Luna, wala, thin. Si D.L. Delona, wala rin, underweight. Si Johanna May, yan, underweight. Atin lang po natin. Si Philip John Diaz, wala. Si Ray Renzo Sagon, yan, thin. Si Darwin Merciales, wala. Overweight kasi yun. Sobra naman yun. Lagpas na yun. Dapat naman siya magpapayat. Sabihin nyo, dapat sa kanya ay ibigay yung kanyang katabahan sa iba. So, overweight naman. Sobra sa timbang. Sa mga taga Maharlika. Nasaan ang mga taga Maharlika? Nasaan ang mga taga Maharlika? Kasi nga kami ng mga taga Maharlika. Nasaan? Yun. So, sa mga taga-Maharlika, si Arivalo Jairo. Nasaan si Arivalo Jairo? Wala. Tutulog. Si Berly Underway. Barcelon Tanya. Wala rin. Si Bugayong Janin. Nasaan si Bugayong Janin? Nasaan? Hanggang makita ko. Hindi ko makita yan. Eh dito, nalap ko ng konti. Tapos ng konti. Nasaan? Nasaan? Ikaw? Nasaan? Kapatid mo. Nasaan ang kapatid mo? Nasaan? Nasa? Tulog! Ipapataba. Si Cruz Clark. Nasaan si Cruz Clark? Nasaan si Cruz Clark? Ikaw, Tutoy? Hindi. Sino? Wala ba? Si Cruz JB. Si JB. Nasaan si JB? Wala. Si Delera Ray R. Jaimel. Wala rin. Si Delera Cyril Ang. Wala rin. Si Tessa Alexa. Wala rin. Today sa Alexis. Yo, ikaw Alexis. So, hindi Desa Alexis eh. Al-Adesa. Ah, okay. Boy. Severely underweight ka, Tutoy. No? Kinakailangan mo ay magpataba talaga. Si Hernandez Chris Jel. Si Jel. Tutulog. Hernandez Carl Louie. Wala si Carl Louie. Si Hernandez Seyos. Wala rin. Si Jacob Abi. Lunas Ann Lourdes.
Asan si Luna Ann Anders? Ha? Ayun yung magpakita. Si Luna Ryan Allen. Matias Aaron. Meron. Si Aaron? Asan? Taas ang kamay. Taas ang kamay, B. Taas. Taas ang kamay. Ikaw si Aaron. Taas. Ang mamita-mita. No? Tin. Si Matias Patrick. Si Matias Iris. Si Iris, yan. Yun. Kaway underweight. Si Molido Lay. Molido Lay. Saan si Molido Lay? Itago. Kaya magtago. No? Si Verdi Pin. Si Allegri Ike. I'm sorry. Molido Lay. Si Allegri Ike. Overweight naman yun. So, and ito po ang mga candidate natin para po sa ating feeding program. So, yung pong ibang hindi tinawag, ibig sabihin nun, hindi kayo overweight. No? Hindi kayo payat, hindi kayo pansot. No? So, yung mga tinawag po lang, yun ang medyo may kulang sa taba, ano? At kulang sa taas. Na nais natin matukunan. Bakit to? Yung iba naman o ay obese. Ibig sabihin ay sobra namang taba, ano? Ay maingat. Ano? Katulad ni Richard Grace Solomon. Nasa libra? Si Solomon Ricky. Ano? Nandito ba yung Solomon Ricky? Wala. Nasa? Nasa prison na. Obese naman yun. Mag-ingat din, huwag masyadong mataba. Bakit? Ay magiging masakitin din. Pwede na, may bata pa lang. Pero kinakailangan natin maalis ay yung thin, severely thin, at saka underweight. No? Yung kulang sa timbang at kulang sa taas. So, ito yung pinapanalangin natin. Makita po natin, ito yung tulong-tulong. No? Kasi kahit na tinutulungan natin kayo, pero kayo mismo, ay hindi nyo naman tinutulungan yung inyong sarili, eh, hindi kayo lulusog. At kapag hindi kayo lulusog, magiging mahina kayo. No? Kapag kayo ay mahina ang inyong katawan, magiging mahina rin ang inyong utak. So, mahirapan tayo na magbigay ng mas malawak na pagkilos sa ating buhay at mapakinabangan natin yung biyaya na pinagkaloob ng Diyos. So, pagkasabi natin na huwag nang tuloy ang ulan. So, ito na binanggit natin ay patuloy natin ipagdarasal. Sana kayo ay maging malusog. At sa tulong dinunawa ng mga magulang, tapos yung ating po mga workers ay pagtulong-tulungan natin na matugunan ng pansin yung nabanggit ng pagkilos. So, ang gusto sana natin ay wala kahit isa na magiging underweight o malnourished. No? Wala sana. Para ano, huwag kayong magkasakit. Na lahat tayo ay magiging malusog. At kapag tayo malusog, malalayo tayo sa sakit. Magkakaroon tayo ng sapat na kaalaman at talino upang tayo mabuhay ng mas maayos. So ito yung ating pagdarasal. Kaya natin ang ating sarili sa paghahandog ng mga alay. Mga alay, paghahandog. Roberto Iso. Alay na ito, mga hiyay.
Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. So, the successful reading program 2015. Sama rin natin ang ating mga panalangin. Sama rin natin yung ating mga church worker na magtatrabaho sa loob ng 6 na buwan. Sama rin natin yung mga tumulong. Ito po ay galing sa pundo ng Pinoy at sa mga parokyano, mga mananampalatayang Katoliko na nagnanais na tulungan maalis ang kahirapan. At ito po ay nagsisimula sa pamagitan ng mayroong malusog na katawan. At upang magiging karapat dapat tayong sama-sama natin dasalin. Sumunod kayo, Ama naming lumikha sa pag-aari namin ngayon, ginugunita si San Benito. Tumayan mo ang aming mga alay. Kaloob mo magdularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagibabating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang malaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supli na nagtaksilin, nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin ng Espiritu, bigay ang panglahan na ikukupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkabisan upang magsalo sa masagalang apag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambahin nagpupuri sa iyo. Nagkakabisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakalibon ngayon ang pinanalahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama, panahal ikaw ang bukalan na ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bakit tinisa ang kusang loob na maging handog? Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kaya namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay po ng pagkabuhay ng malapit ni Ali namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob. Nagpapasalamat at kami ang minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Iyong sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, anang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan panindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Dasal natin sa harapan ng poong may kapal, no? Na matakot tayo sa mga pumapatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Namin kami Diyos sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan ng loob ng iligtas sa kasalanan
at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan na ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kung Jesucristo, sumabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan yung iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoon, ang iyong mga katapang sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay